Hello, good day. Ngayon nagagawa ko ng video. Magkukwentuhan lang tayo. Gusto ko lang makinig kayo. Kasi yun, medyo traffic ngayon. Kasi may isang kotse nasa harap. So naisip ko lang, gawa ko ng video. Share ko sa inyo yung buhay ko. Buhay ko sa Secret Shop. Kung ano yung advantages or disadvantages dito sa Secret Shop. Mag-umpisa muna tayo sa advantages para ma-encourage kayo kung paano, kung gaano kasaya sa Secret Shop. Una, sa Secret Shop masaya. Kasi bakit? Ako kasi lumaki akong loner. Kung mapapansin nyo, kung mga may makakakilala sa akin, hindi ako friendly. Lalo na doon sa mga kaibigan na kaklose, hindi ako masyadong ganoon. Kasi bakit? Wala, hindi ako talaga hindi ko masabi kung bakit pero hindi talaga ako mahilig makipag-closeness. May pagkamatampuhin kasi ako. Kaya hindi ko siya gustong gawin sa iba. Piling-pili lang yung kaibigan ko, dalawa o tatlo lang talaga yung pinaka-closeness friend ko. Pero yung sa iba, hindi, kasi matampuhin ako. Pero it's not a weak. Hindi siya weakness ko, naging strength ko rin siya. I-share ko sa inyo mamaya. And then yon, paano siya naging masaya sa Secret Shop? Kasi bakit? Ang dami nang nakakakilala sa amin. Ang dami nakakakilala sa akin. Kuya Lex, minsan nagugulat ako mga bata. Kuya Lex, hindi ko sila kilala, pero kilala nila ako. And then, every time na pupunta ako sa ibang lugar, oy Lex, Boss Lex, Sir Alex. So, yung nakakatawa doon kasi, nakikilala ka doon sa part ng field na ginagawa mo. Ang daming rumerespeto sa'yo. Ang pinakamasarap sa akin, yung nire-respeto ako. Kasi bakit? Yun uli, weakness ko. Nung part ng pagkabata ko, I am a bully person. Lagi akong binubully. Nung halalala ko nung elementary ako, binubugbog ako nung isang kaklase ko. Yung baon ko, inaagaw. Tapos, every time na ipagbiroan kami, lagi sasabihin na sa akin, susuntukin kita. So, nagkaroon ako nung part ng bata ko ng, takot o bully na makipaghalubilo sa ibang tao. Kaya nga pag may mga okasyon sa amin, di ako nasama eh. Actually, yung okasyon na napupuntahan ko pa lang, okasyon ng para sa anak ko, kasal ko, yun lang. Pero aside from, kunyari, in-invite mo ako per aninong, hindi ako pupunta. Hindi talaga ako mahilig sa ganun. O hindi ko lang talaga nakalakahan. Yun. Kaya, yung weakness kong yun, nagawa ko siya ngayon. So, share ko ulit sa inyo mamaya. And then yun, yung masaya sa Secret Shop, kasi bakit? Ang daming motor kong nakikita. Yung iba, natetesting ko pa. Yung iba, nahihiram ko pa. Diba? So, nakakatuwa kasi, motorcycle enthusiast. Mahilig talaga ako sa motor. Actually, wala akong kotse ngayon eh. Ang gamit ko ngayon, H100. So, ito, it's for business. Ibig sabihin, meaningful tong car na to. Ang sasakyan na to, kaya ako siya kinuha. Pero for personal, yabang-yabang kotse, hindi ako talaga mahilig. Kaya ini-skip ko siya. And then yun, yun yung masaya sa part. And then third, siguro, maluwag. Maluwag ako sa pera ngayon comparing before. Kasi dati kumikita lang ako ng around 300 to 350 up to 450 a day sa isang company. Kaya sa 450 dati, nasa Alabang ako noon, doon ako nagtatrabaho. And then, tawag dito, yun lang, ganun sahod ko, 450 a day. And then, within a week, within 2 weeks, ang kinikita ko, I think it's around 10,000 to 15,000. So sabi ko ngayon, hindi pwede yun eh. Pero yun nga, mas malaki na yung ano ko. Kumbaga, lahat ng bagay na isipin ko, gusto kong kainin, nagagawa ko na siya ngayon. Kasi bakit? Nag-business kasi ako eh. So yung business kasi, yun yung, kaya nakakatin ko lang. Yun yung kapalit. Nag-business ako, and then naibigay niya sa akin yung pleasure. Kumbaga, hard work, and then mabibili ko yung gusto ko. Yun yung advantage. Tapos, gala. Yung gala, pag naggala naman kami, sulit naman. Ibig sabihin, nakakapunta kami dun sa mga medyo high-end na mga
Tawag dito, outing na pag-iipunan namin siya. Kaya nakakapunta ako doon. Hindi ako nakakapunta before. Yun yung nakakatuwa sa kanya kasi kaya ko na siyang gastusan na makapunta ako doon sa isang lugar. I think mga 10,000, 15,000, 20,000. Yun. Nagagawa ko na siya ngayon. Yun yung advantages nung sa secret shop. And then, namimit ko na yung ibang mga suppliers. And then, ibang mga vlogger. Yun. Kaya, masaya. Masaya kasi, yun nga, nagagawa mo yung gusto mo. And then, nagagawa mo pagsabayin yung buhay mo dun sa gusto mo. Kaya, kumikita ka pa, di ba? So, yun yung pagiging masaya dito sa secret shop sa pagkakaroon ng isang business. Pag-usapan naman natin yung negative effect. Ang negative effect na nakikita ko dito is number one, competition. Bakit? Kasi sa competitors, hindi mawawala yan. Kahit sa inyo magkakaroon kayo ng kakompetensya, hindi nyo mo pwedeng sabihin sa akin na hindi, lahat kaya akong pakasamaan. Hindi. Emotions is pag-English nun. Napakatindi ng emosyon. Kahit sobrang kabit ko, dikit mo yan. Mag-aaway at mag-aaway kayo. Magkukumpetensya, kukumpetensya kayo. Alam ko yung ganyan kasi bakit? Na-experience ko na yun. So, sa part, para sa akin, part talaga siya ng business, yung competition. Pero it's a two-way. Dalawa lang yan. Number one, to move you down. Ibig sabihin, kasi sisaraan ka niyan, paparinig yan, aawayin ka niyan, tatamaan ka, masasaktan ka. But there's a positive on there. Paano? Magkakaroon ka ng motivation dun sa competitors mo. Bakit? Hindi ka magpapatalo. Di ba? Kahit sino naman eh. Talo ba? So kahit sino, hindi magpapatalo sa kukumpetensya niya. Kaya gagawa ka ng paraan para umangat ka rin. Para hindi ka niya matignan na wala kang kwenta. Ano ka? Sisiw ka. So hindi mo gagawin na ganun yung mangyari sa'yo. Kaya gagawa ka ng actions. Yun yung good thing sa pagkakaroon ng isang competitors. And then, sa sad thing uli. Number two na nga ba? Basta two. True friendship. Mawawalan ka ng totoong kaibigan. Totoo yan. Doon mo kasi mahahasa ngayon yung mga tunay mong kaibigan. Kung ano ba talaga yung gusto nila para sa iyo. Bakit? Kasi kung talagang sinusuportahan kayo niyan, hindi mangungutang yan. Kung talagang sinusuportahan ka niyan, hindi yan manghihingi ng discount. Kung talagang sinusuportahan ka niyan, hindi siya bibili sa iba. Di ba? Kasi sinusuportahan ka niya eh. Lahat ng piyesa yung nalagay niya sa kanya, ibibigay niya. Ibibigay mo sa kanya. Kaya kikita ka sa kanya. Di ba? It's a sport. But yet, yung... and then, pag nagkaroon kayo pala ng isang argue or konting tampuhan, sisiraan ka na. Doon mo uli malalaman kung totoo mong kaibigan. Pag nagkaroon kayo ng konting emotion, konting tampuhan, kung babalik pa ba siya sa'yo, o makikipag-usap pala sa'yo. Pag hindi na siya nakipag-usap sa'yo, alam mo na. Diba? So, kaya, I advise you, sisingit ko na lang din, huwag kayong humanap ng customers na kaibigan. Humanap kayo ng isang customers na hindi nyo related. Bakit? Tandaan nyo, yung customers hindi nyo hawak. Yung customer, malayang mamili ng kung anong bibili niya. Tandaan nyo rin, hindi nyo rin hawak lahat ng pyesa na kailangan niya na meron sa iba. Kaya, I advise you, lalo na sa inyo, sa mga bago, huwag yung kaibiganin yung customers nyo. Make a bow. Ibig sabihin, magpakababa kayo sa kanila. Kahit anong pilit ng customers na kaibiganin ka, make a limit. Bakit? Inuhuli nila yung damdamin mo. Tapos ikaw naman, yung damdamin mo, bumibigay. Tapos, pag bumigay ka, friendship. Pag nag-friendship, bumili sa iba, iiyak ka.
So, kaya, talo ka. Pero kung, kung uunahan mo na kagad, sir, kailangan natin magkaroon ng limitasyon. Kaibigan, hindi pwede. Customers, pwede. Para, ano, ikaw rin, aware ka na, uy, hindi ko naman hawak si sir. Hindi ako pwede magtampo. Bakit? Customers ko lang naman siya. Hindi ko naman siya kaibigan. Bahala siya kung saan siya bibili. Ano, option niya yon. Kaya wala akong karapatan. Kasi pag naging kaibigan mo siya, magkakaroon ka ng isang galit o magkakaroon ka ng isang tampo na bakit hindi mo binili sa akin? Eh, meron naman sa akin. Pwede mo naman orderin sa akin. Di ba? Kaya, unahan nyo na kagad. Make a limit na kagad. And then, yung mga oldest friend mo, piliin mo na rin yung mga magtitiwala sa'yo o kaya magsusupport talaga sa'yo. But yet, kung magiging customers mo sila, make emotions din na hindi rin kayo mag, bigyan mo sila ng thinking na kahit bumili siya sa iba, okay lang. Kasi bakit? Pre-will din nila yan. Kaibigan lang tayo, pre, hindi mo naman hawak lahat. Parang ganun. Yun. Kaya, sinare ko lang sa inyo kasi ay experience na yan. And then, tawag dito? Ano ba susunod ko? Ang negative dito, oras para sa pamilya. Sishare ko lang sa inyo kung paano naging maganda yung lockdown para sa akin. Medyo, sorry lang ha kung may mga natamaan ako. Pasensya na kayo kung sa lockdown sa inyo medyo naging hindi maganda. But yet sa akin kasi naging parang positive siya. Bakit? Nagkaroon ako ng time sa pamilya ko. Lalo na doon sa bunso ko dati, si Ichiro, yung lalaki. Saka yung ngayon, yung babae ko, yun. May time ako sa kanila. Nagkaroon ako ng oras na maging ama. Yun kasi yung nawala. Yung nag-business ako. Lahat ng buhay ko, umikot na dun sa business. Kasi, competition kasi dati eh. Hindi ako nahinto eh. Kaya oras ko sa pamilya ko nawala. Ang oras ko sa kanila, gabi lang. Alas 7, alas 8, alas 6 ng umaga. So, ganun lang. Wala akong rest day. Kaya yun yung nawala sa akin. Kaya nung nag-lockdown, naging masaya ako nun. Kasi, nagkaroon ako ng mahabang oras. Yung dalawang buwan, sulit na sulit yun. Kung hindi nga lang, kung hindi ko lang nakita yung mga kakompetensya ko na gumagalaw na, hindi pa rin ako papasok eh. But yet, nakita ko kasi yung competitors ko na gumagalaw na. Sabi ko, gagalaw na rin ako. Kailangan ko ng kumita. Kailangan ko ng lumaban. Kaya lumaban ako that day. Kaya yung bago mag-birthday ako, dapat plano ko birthday ko, mag-celebrate kami doon sa bahay. Pero hindi ko na siya ginagawa kasi. Tawag dito. Pumapasok na kami sa shop. Nag-umpisa na kami noon. Kaya yun. Kaya meaningful sa akin yung time na yun. Yung lockdown na yun. And then yun, mawawala rin sa inyo. At sa last part tayo siguro, I think, mawawala sa inyo yung ride. Yung gala ba? Malilimitahan yung paggala ninyo kasi magpo-focus kayo sa business. Ang magiging gala nyo na lang, tulad nung sabi ko nung una, yung gagastos ka ng malaki para lang sa outing ninyo. Bakit siya malaki? Kasi once in a year lang yun. Kaya kahit gastos mo siya, hindi ka masyado manghihinayang. Comparing dun sa mga may trabahong normal, tawag dito, kahit gumala sila, pero hindi ganun kabongga yung paggala nila. Kaya sa amin, kahit gumastos kami ng 20 to 30,000 within a year, hindi masyadong problema yon. Kasi bakit? Iniipon lang namin yung dalas ng gala mo isang beses sa amin, pero ipon, ganun pa rin yon. Kaya, minsan naiingit ako kasi, nakakagala yung ibang mga customers, kung saan nakakapunta. But yet, sabi ko, hindi, magiging quits lang tayo, isang gala lang ako, pero sulit. Kumbaga ganun. Kaya yun yung mawawala sa inyo pag nagkaroon kayo ng ganitong klaseng business. Kaya, ihanda nyo lang yung sarili ninyo na may mga ganitong consequences. Kaya, may laging sa bagay kasi laging dalawa yung
may positive, may negative, but yet kahit may negative siya, make a reverse on it. I-reverse mo siya para maging positive pa rin siya. Kahit negative siya, hindi siya ganun kasakit. Kaya sa inyo, sa mga nadadown dyan, relax lang, enjoy lang, and then review the problem. Huwag mong iwan. I-review mo. Ibig sabihin, pag-aralan mo kung saan ka nagkamali para itama mo. Diba? Ganun lang naman yun eh. Kaya, enjoy lang. Yun. And then, papunta akong Batangas ngayon. And then, papasalamat ako kasi nanood kayo ng video na to. And then, hoping na nakatulong ako sa inyo. And sana, ma-apply nyo to sa business na gusto nyong gawing business. Kaya, yun. Enjoy. Salamat!